Hello everyone, welcome sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit maraming mga taong hindi naniniwala sa Diyos at bakit hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Bible. Ang ibig sabihin ko ay hindi nila na sinusunod ang mga nakasulat sa Bible kasi nakasulat na diyan sa Bible na huwag tayong sumasamba sa mga ribulto at imahen dahil yan ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Pangalawa, maraming mga tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi nila ito nakikita. No, tinatawag na to see is to believe. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So medyo lalakasan ko na ang boses ko ngayon mga kaibigan, mga kapatid, dahil maraming nagsasabi na medyo mahina daw ang aking boses dahil ito sa aking cellphone hindi malakas ang kanyang mouthpiece. So ipapaayos ko muna ito yung mouthpiece ng cellphone ko para medyo malakas-lakas naman ang aking boses kahit mahina akong magsalita. Okay, so kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin i-click ang notification bell. Kung bago ka pa lang, i-like, share, and subscribe ka na. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka lahat sa mga video na i-upload ko araw-araw. So, sari-sari ang ating upload na video. May mga self-defense tutorial, so about preaching, so about mga ano dyan, so kahit ano-ano na lang ah, para ang suportahan nyo ang channel ko. So, mga kapatid, hindi ako isang magaling na pastor, hindi ako masyang magaling na preacher, hindi ako isang pare, pero aking lang ipapaliwanag ngayon kung bakit maraming hindi naniniwala sa Diyos at bakit hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos at bakit maraming tao ang di nagbabasa ng Biblia. So mga kapatid, alam ko naman na marami tayong mga ano diyan, mga kapatid diyan na hindi naniniwala sa Diyos tulad ng ibang bansa, mga atheist ang tawag sa kanila. Pero dito din sa Pilipinas, marami din hindi naniniwala sa Diyos dahil una, ang kanilang Diyos ay kanilang ang pera, kayamanan. Kaya sa sobrang pagmamataas nila, at marami silang pera, so ang kanilang Diyos ay pera dahil sabi nga nila na hindi nila nakikita ang Diyos dahil hindi sila naniniwala dito. So hindi ibig sabihin mga kapatid na hindi napapakita sa atin ng Diyos ay hindi na siya nag-i-exist. So ganyan talaga mga kapatid, pero pinaparamdam niya ang pagmamahal niya sa atin. Tulad ito, sinong nagbibigay ng oxygen dito sa ating mundo? Sino nag gumawa ng mga ano ng mundong ito? Sino mga planeta, mga hangin, mga prutas. So alangan naman na tumubo lang to ang mga ano dito nung walang lumikha sa atin. Saan tayo nang galing? So ito nga si Charles Darwin ay isa siyang atheist. So hindi siya naniniwala sa Diyos dahil ang tao daw at mga bagay dito sa ating mundo ay nagsimula sa isang nag-evolution sa galing sa unggoy. So hindi siya naniniwala na linikha niya ng Diyos si Adan at si Eva at diyan tayo galing. So isa ang tinatawag na atheist. So wala tayong magagawa mga kapatid dahil siya yan eh. So iba tayo sa kanya. Bahala siya kung anong gagawin siya ng Panginoon Diyos. So, pag-uusapan na naman ang ngayon na nakaraang taon ay tinalakay ko ang hindi big bang ang pinagmula ng bagay at mga bakit nabuo ang ating universe, ang ating mga planeta at bakit hindi nagka-untog-untog ang ating mga planeta, o bakit may maganda ang kaniyang pag-rotate, bakit may araw, bakit may buwan.
So ang gumawa niyan, ang nasa likod niya yan ay ang Diyos. So hindi yan galing sa Big Bang. So kung Big Bang yan, so napakapangit naman yata ng pagkakasabog yan. So magkabulbuhol yan, magkauntog-untog na yata ang ating mga planeta, so, mga araw natin. So hindi siya maganda. Hindi siya bilang pantay ang ating ecosystem. So ito, kaya meron tayong hangin dito na kahit wala tayo sa ano, hindi tayo hindi tayo nilalagyan ng oxygen sa ating katawan, so nakakahinga tayo dahil yan sa Panginoong Diyos at binibigyan niya ang mga pangangailangan natin araw-araw. So kaya kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ay magdasal tayo, na magdasal, pumikit na lang tayo at magdasal, at wag tayong magdasal sa nakaharap sa isang ribulto, dahil ang ribulto ay kasuklam-suklam yan sa mata ng Diyos. Kaya ko sinasabi na merong mga tao na hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Bible, tulad ng pagsusugal, paglalasing, yan. Kaya bakit ganun kayo mga kapatid? Sinulat na yan sa Bible, hindi ninyo yan tinutupad. Ano yun? Nagsisimba kayo, ano bang pinupunta nyo sa simbahan? Na, di ba, alam nyo naman na sinisirmo na yan ng pare, na huwag kayong pumatay, huwag kayong magnakaw, huwag kayong magsugal, huwag kayong magchismis, huwag kayong manira ng kapwa. So lahat yan mga kapatid ay nasa Bible. So bakit huwag kayong, pati pare mga ano, o pare man o pastor, sinisirmon na nila yan sa harap ng mga tao, na huwag niyong pagkakaguluhan at yuyukuran ang isang imahe o ribulto, dahil ang imahe ay hindi nakakadinig, hindi nakakakita, at hindi nakakaramdam. So nakasulat na yan sa Bible mga kapatid, na ang sumasamba dyan ay walang kwentang tao at kasuklam-suklam. So kaya hanggang ngayon mga kapatid, kaya nga ngayon na nalalapit na ang katapusan, sabi daw nila, so sobrang sama na talaga ng mga tao ngayon mga kapatid, pati mga kabataan ngayon.